Hello guys, so pagkagising ko today, magluto tayo ng palaya para sa ating almusal. So kahit gaano kapait ang buhay, okay lang, basta may ulam tayong sobrang pait. So pagkatapos naming mag-almusal, pumunta ako sa grocery para bumili ng mga tissue dahil ubos na ang ating tissue ay gamitin sa ating kapusasyon. So other details, hindi ko na may video. Yung space na ating frame ang nilulang ng so yun. So mga 4 minutes lang from the shop to the department store para bumili ng tissue plate. So bumili na yung ulam for lunch. So kahit wala tayong session, kailangan natin mag-ready ang ating mga supplies na kailangan para just in case ang ating tatapuan is ready sa ating tayo. Pero huwag na natin bumili ng sobrang dami dahil ayaw natin stock ng pera. So bumili lang tayo ng mga supplies na ating magagamit just in case mayroon na So maswerte tayo nakapag-register na tayo ng ating motor kaya hindi na tayo worry sa mga checkpoint. At the other day is pinayos natin yung ating buwan dahil binatas ng pusa at dahil ito ay butas kapag ulan ay na-stuck yung tubig at ginawan din basa yung loop mo kaya pinayos natin yung upuan. Nilagyan natin ng switch yung ilaw at papaayos din sana natin ang accelerator ng ating motor pero hindi ko naayos dahil walang available na accelerator pipe ng Honda Beat. So may accelerator pipe pero hindi siya compatible sa motor kaya model pa tayo sa Dismart at 2 months pa natin kaya dahan-dahan na tayo na hindi tuluyang masira accelerator pipe. So kita style na shop. Bye. So saktong-sakto pagdating natin sa shop is dumating din ang ating galvanized shelf rack. So order tayo nito dahil lalagyan natin ito ng mga tattoo supplies, tissue, needles, dental bibs, stencil papers, and any other tattoo supplies na ating ilalagay kasi yung ating cabinet is sobrang sikip na kaya kailangan natin ng shelf para sa ating other tattoo supplies na lalagyan. So sobrang hirap talaga itong i-assemble at meron naman itong manual at sinundan lang natin yung manual pero hindi ako satisfied dito dahil akala ko is sobrang tibay niya pero I think hindi siya ganun katibay. So ilalagay ko sana dito yung printer pero I'm not sure if kaya kayanin to bigan ng printer. So malapit na tayong matapos at ito na ang panghuling tornilyo or bolt na ating ilalagay. So ito na symbol na later ilipat natin dyan ang ating mga tattoo supplies. So ayan guys, so 4 layers lang po ang ating binili dahil masyadong mahal at pagkatapos nito
meron pa tayong isang package na dumating from Lazada again. So, we will check kung ano ang dumating for today. So, bukas na pala ito. Check natin na ating package kung ano ang dumating. Yeah. So, ito pala. Dumating na ang ating wokpan na in order. So, ito ay magandang gamitin sa pagluluto ng fried rice. Kasi yung ating non-stick pan is parang sira. Suka siya? Umorder tayo ng wokpan. Para mukha tayong chef. Pagkatapos, ito naman ang tutade. Pasok na tayo, babae.